So ito guys, para siyang damo lang, pero ang ganda, di ba? Okay, bakit siya madaling alagaan? Kasi ito ay mahirap mamatay, guys. Okay, good Saturday morning, guys. As you can see, nandito tayo sa gitna ng mga halaman. Napapaliputan tayo ng halaman. Kasi gaya ng nasa title natin, ang video na ito, isa-share ko sa inyo yung mga halaman na sa tingin ko ay magandang alagaan ng mga bago-bago pa lang na mag-aalaga or yung mga tinatawag nilang beginner. Katulad ko, actually, kinukonsider ko pa rin yung sarili kong beginner kasi 7 months. 7 months akong nag-aalaga ng mga halaman na ito. Pero so far, yung mga isi-share ko sa inyo, yung sa tingin ko, for 7 months, sa akin ay hindi ako nagkaroon ng problema sa kanila sa pag-aalaga. So, unang-una sa listahan ko ay ito, mga snake plants, or yung iba ay tinatawag nilang Sansevieria. Madali siyang alagaan kasi sa ilalim man ng araw, direct sunlight or indirect sunlight, pwede siya. Sa loob ng bahay or sa labas ng bahay, pwede siya. Kahit hindi siya naaanigan man ng araw, kahit nasa loob ng bahay. Kasi meron ako nito kaysa may hagdanan namin, hindi siya naaarawan doon or walang masyadong light doon. Okay, nabubuhay siya. Actually, nagkakaroon pa rin siya ng yung mga bago-bagong suhi. Tapos, madali siya pa rin ipropagate. Okay, kahit nasa loob siya ng bahay, hindi naaarawan, nabubuhay siya, hindi masyadong nadidiligan, nabubuhay siya. Kaya siya yung number one na pwedeng alagaan ng mga pabago pa lang. Okay. Diba dati yan ay nasa mga bakod-bakod lang natin. So, madali talaga siya na mag-thrive o kaya magparami. So, yun yung number one, snake plant. Okay, ikalawa natin na masabi ko namang napakadali ding alagaan. Siyempre ito, yung timeless na palmera. Okay, timeless siya kasi alam ko, tanda ko. Hindi pa ako nahilig sa halaman, elementary days or ano siya, nasa mga balkon na ng mga bahay natin ito, diba? Ito yung tinuturing na indoor plant na kung saan maganda siya kasi pag lalo na pag yumabong siya or umano yung dahon niya, magandang tignan. Okay, ang palmera ko guys dito ay 3 na. Mayroon sa loob, mayroon sa labas. Madaling alagaan kasi din, hindi ko siya araw-araw dinidiligan. Kasi minsan sa trabaho natin medyo busy, so nakakalimutan ko na silang diligan. So ito yung mga halaman na kapag hindi ko masyadong napapansin, hindi ko naalalang diligan, nabubuhay pa rin siya. So sa ilalim man din ng araw, direct sunlight or indirect sunlight, okay din guys ang palmera. So, ibig sabihin, mahirap din siyang mamatay. So, pangalawa natin yun, yung palmera. Ikatlo na may masasabi kong magandang alagaan nyo din kung gusto nyo talagang maghalaman ay ang itong, nandito na sa tabi ko na, itong bougainvillea. Ang bougainvillea, alam ko din, timeless din to eh. Kasi noon, kinagawa rin siyang bakod-bakod sa mga bahay, nasa labas lang. Dati pa nakakorte ito sa gate namin, nagtatrive din siya kahit hindi siya gaanong diligan. At kung mapapansin niyo dito guys, yung bougainvillea, siya yung mga nasa S-Lex, N-Lex, sa kalagitnaan, nasa Center Island sila. Hitik na hitik pa rin sila sa Bulaklak kahit nasa ilalim sila ng araw, nauulanan, rain or shine, sabi niya, nagtatry pa rin sila or nabubuhay sila. So, number 3 ko itong si bougainvillea. Saka madali siya ipropagate, guys. Gamit lang yung stem nila. Pumuputo lang ako ng stem nila. Yun ang itunutusok ko ulit sa lupa. So, number 3 yun. Pang-apat natin ay itong... Okay, mga croton or yung San Francisco na tinatawag nila ngayon. So, iba't ibang klase naman na yung ngayon yung croton na mayroon tayo. Okay. So, katulad din siya ng bougainvillea or Sansevieria or snake plant. Dati-dati din ibinabakot natin to kasi matibay din siya sa ulan, sa araw. So, mahirap din siyang mamatay kahit hindi ko siya masyadong nadidiligan.
So itong mga yan, mga yan, Croton or San Francisco ito. So meron din ako ditong limang variety ng San Francisco or Croton. So for 7 months din, nagtitribe sila, hindi ako nagkaroon ng problema. So masasabi ko na isa rin sila sa magandang alagaan ng mga papagbabalang or nagbabalak mag-halaman. So next, sa Croton or San Francisco ay ang type. Okay, yan, yun yung isa din. Okay. Si Adenium or si Adens. Yung nasa akin guys ay regular variety lang siya ng Adenium. Sa ilalim man din ng araw, okay, sa ipasok na sa, yung sa indirect sunlight, nabubuhay din siya. Okay. Ang basis ko kasi ng madaling alagaan, guys, yung kahit nasa ilalim sila ng araw or nauulanan, walang problema, nabubuhay sila. Kasi may ibang halaman, ayaw na ayaw sa araw, tas ayaw na ayaw din sa tubig. So, Adenium din, guys. Maganda rin alagaan yan. Sila yung ibang variety nila, yung tinatawag nilang desert plant. Kaya, okay sila sa araw. Pero itong regular Adenium na mayroon ako, okay sa araw, okay din sa tubig or sa ulan. Okay. Next ay ang Pothos. So, meron ako ditong Pothos. Dito sa pot na ito or dish na ito, meron akong 4 na variety ng Pothos dito. So, hindi ko na isa-isa ng pangalan kasi baka magkamali ako. Pero 4 sila guys, kung mapapansin ninyo, magkakamukha man, pero magkaiba yung parang dahon or kulay ng dahon. So, napakadali nito guys. Napakadaling i-propagate. Napakadaling padamihin. Napakadaling alagaan. Dati-rate, ang Pothos ko ay 5 na nakahanging pot. 5 lang yun. Okay. So, ngayon, meron na akong parang 24 hanging pots na Pothos. Tapos, iba pa yung mga ganito, iba pa yung mga nasa pot na nasa center table namin. Bakit ko siya naparami ng ganun? Kasi kung makikita niyo ito, okay. Pag may nakita na akong lumalawit ng ganyan or humaba ng konti, tapos may parang ugat na, pinuputol ko siya, ginugunting ko na, tapos itinatanim ko na kagad. So, ganun ko na parami ang Pothos. Okay. Sa next, siguro ipapakita ko sa inyo yung mga collection ko ng Pothos, kung ilan na sila at kung ano na bang itsura nila, so, dahil na parami ko lang sila out of 5 hanging pots. So, parami ko sila ng ganun. So, tignan natin kung lushy ba sila or makapal or malago na. Ano? So, Pothos guys, may re-recommend ko din sa mga babago pa lang or nagbabalak na maghalaman. Ito ay maganda sa loob ng bahay kasi kahit wala ding araw, nabubuhay siya. Tapos, hindi rin siya need na diligan araw-araw. Ayaw lang nito ng masyadong mainit. So, nasa lilim lang siya, indirect sunlight lang sa amin. Though, yung ibang nakahang sa akin na aarawan, okay pa din naman. Basta hindi siya yung todo-todo or maghapon na naarawan. So, Pothos. Okay, next. Itong okay, Lawiswis. Alam ko Lawiswis pangalan nito, pero iba ang term nila dito ay Lourdes. Okay. So ito guys, para siyang damulang pero ang ganda, di ba? Okay. Bakit siya madaling alagaan? Kasi ito ay mahirap mamatay, guys. Dati-dati sa may bandang garahe, sa ilalim ng sasakyan kasi, meron doon maliit na lupa na tinaniman ko ng mga ganito. Mula nung nag-lockdown, siguro mga isang buwan na hindi naalis yung sasakyan doon, nandun lang, nasa ilalim yung mga ganito. Hindi ko siya nadidiligan, hindi siya naarawan. Totally, nasa ilalim lang, akala ko patay na. Pagkakita ko, after 1 month, meron pa rin siya. So, ibig sabihin, ito ay ayaw ng araw kasi nasa lilim siya, pero nabubuhay. Hindi rin siya gaanong problema sa tubig kasi isang buwan kung hindi nadiligan, pero buhay pa rin. So, Lawiswis or Lourdes, tignan niyo guys yung kulay niya. Ganito ang kulay niya pag nasa lilim lang. Kasi pag naarawan, okay din naman siyang maarawan. Pero pag naarawan kasi ito ay pumupusaw. Yung parang yellowish siya.
Basta hindi ganito ka-green, pero pag nasa lilimang guys, ito ay, ito yung magiging kulay niya, green na green. So, Lawismis o kaya Lourdes, maganda. So, next, itong, parang kamukha lang din ng Lawismis or Lourdes. Ito naman yung tinatawag nilang spider plant. Okay, yung spider plant, usually guys, nakikita ko is hanging plant siya, nakahang siya. Meron akong nakahang, pero meron din ako nasa yung nakasabit lang. Kasi gusto ko yung makita na medyo mababa yung kanyang mga ganito. Saka madali siya ipropagate guys kasi actually yung nakahang na spider plant ko ay napropagate ko lang through this. Pag yung may parang ito, suhi na siya. Pag medyo malaki-laki na ito, kagaya nito guys. Ito kasi, itong laking ito, pwede na siyang ipropagate. Pwede na siyang guntingin, tapos itutusok na lang sa lupa, mabubuhay din. Madali din siyang mabuhay. So, spider plant. Okay, next na sa tingin ko ay madali ring mag-tribe. At madali kahit nasa ilalim man siya ng araw or naarawan. Paunti-unti lang naman. Kasi actually lahat naman ang halaman kapag siya ay sobra sa araw or sa init, ayun yung nalalanta. Okay, maliban na lang sa snake plant talaga. Okay, next, ipapakita ko sa inyo, ilalapit ko na lang. Itong rubber plant. Okay, may i-recommend ko rin siya guys na ideal para sa mga gustong maghalaman. Kasi sabi nila, mahirap sa umpisa, lalong-lalo na kapag mula siya sa cuttings lang, yung pinopagate nilang through stem, mahirap siya kasi hindi natin alam kung mabubuhay or hindi. Pero once na nakabuhay na kayo ng rubber plant guys, napakadali na po niyang alagaan. So once na lumago-lago na yun yung rubber plant, napakadali niya alagaan kasi nasa tabi na lang din siya. Naaarawan siya pero hindi naman siya totally araw na araw or init na init. Tapos hindi ko rin siya araw-araw na dinitihiligan. Okay, next sa rubber plant then ay ang ating elephant ear. Okay, gaya na sabi ko sa inyo doon sa mga naunang video ko, doon sa elephant ear, ang parang sakit lang naman niya is nagkakaroon siya ng parang sugat-sugat yung dahon niya hanggang sa dulo na. Pero once na may natanggal naman na kayong dahon niya guys, lagi siyang may bagong pausbong kagaya nito, meron na naman. Okay, parang araw-araw or every 2 days, may bago siyang dahon. So, napakaganda din ng elephant ear kasi matutuwa kayo pag marami. Kasi diba, ang palatandaan daw ng healthy plant ay kapag may baby na siya. So, yung elephant ear nakakatuwa. Tapos, ang tagal pa ng ano ng dahon niya, diba, ang gandang tignan. So, yun lang naman yung mga, may isi-share ko lang sa inyo muna na mga halaman ko dito na masasabi kong pwedeng-pwedeng alagaan ng mga bago-bago pa lang, yung nangangapa pa lang kung paano bang mag-alaga. Kasi nga sabi ko, for 7 months nandito sila sa akin, hindi ako nagkaroon ng problema sa kanila. Okay, next natin, kasi nasa title din, magbibigay ako ng konti lang naman na care tips sa pag-alaga ng mga halamang ito. Okay, yung care tips ko naman guys ay mostly sa pagdidilig kung paano ko po sila dinidiligan. Okay, noon, nung hindi pa masyadong mainit ang panahon, dinidiligan ko lang sila once, mayroon dito mga once a week, yung iba naman ay twice a week. Pero recently lang, nung medyo mainit na, for 5 days, araw-araw ko na silang dinidiligan kasi sobrang init. Ngayon, paano ko malalaman kapag need na silang diligan? Kasi sabi nga nila ang mga halaman guys, better na ma-underwater kaysa overwater. Kasi pag overwater sila, mag-root rot or nabubulok. Pag underwater naman, madali na lang remedyohan. Ilagay natin kasi ipapakita ko sa inyo. Pag underwater, diligan mo lang, okay na. So, paano ba ang pag-delete pag once a week? Tinitignan ko lang guys lagi yung kanilang topsoil, kagaya niyan. Yung dito sa ibabaw lang. Kapag tuyot na, doon ko lang siya dinidiligan. Pero pag hindi pa, hindi ko siya dinidiligan kasi baka ma-overwater. Now, paano yung may mga pebbles or bato, kagaya nito, yung iba may mga bato sa ibabaw, pag hindi nyo siya makita,
lagi yung topsoil, kung ito ba ay dry na o hindi, gaya ng yung mga yan, yung San Francisco may topsoil, pag nag-drop na yung dahon niya or parang lumupay-pay, doon ko malalaman na kailangan na niyang diligan. So doon ko lang, that's the time guys, na sila ay dinidiligan ko. Pero pag hindi pa, ang gulo ko sa camera na. Okay, gaya na sabi ko kanina, yung pagdodrop ng mga dahon nila, pag nagdrop na yung dahon nila or naglupay-pay na, yun yung sinyalis guys na kailangan na nila ng tubig. Okay, now, hindi ako nagdidilig gamit ang hose kasi yung buga noon masyadong maano sa dahon. Hindi ako nagdidilig na kasama ang dahon, kaya ang ginagamit ko sa pagdidilig ay meron ako nito guys. Sa gilid-gilid lang, or sa lupa nyo lang ilagay yung tubig, huwag sa dahon. Kasi pag yun ay pumunta daw doon sa may parang ilalim niya, so sa dahon, may tendency na mabubulok yung dahon pag na-stuck yung tubig, lalong-lalong pag hindi nag-evaporate kagad yung tubig, or yung mga halaman natin na madahon tapos may stuck siya sa may gitna, pwedeng mabulok or masira yung dahon. So sa gilid lang talaga ako nagdidilig at gamit ko nito. Ano? Ngayon, paano nalilinisan yung mga dahon? May pinakita ako sa unang video ko din, or sa isang video ko kung paano ko nililinis yung mga dahon. So yung paglilinis ko yun, once a month ko lang actually, kasi matagal yung effect nung egg white. So paano itong mga maliliit, dahil nito, o diba, ang daming aso sa paligid. So paano yung mga maliliit ng dahon, so araw, paano sila nalililisan, lalo pa maalikabok. Nag-mimist naman ako, itong gamit ko, minimist ko sila guys, para kahit pa paano, nababasa sila, or nalilinisan, or natatanggal yung dahon. Pero, control ko pa rin yung dami ng tubig na nakupunta sa mga dahon nila. So, ito yung kinagamit ko sa pagdidilig guys. Okay, isa pang pwede kong maibigay na care tips sa inyo sa pagdidilig. Okay, mas maganda kapag naka-imbak yung tubig na idinidilig ninyo. Kasi diba pag kagaling ka agad sa gripo, meron yung chlorine. So kapag inimbak nyo na, yung chlorine mapupunta sa ilalim. So mawawala na yung chlorine sa ibabaw, yun ang pandilig ninyo. Okay, isa pa, halimbawa schedule ko ng pagdidilig ngayon, gabi pa lang para sa kinabukasan, nag-iimbak na ako ng tubig. So kung mapapansin niyo, meron kaming timba doon sa labas. Kasi pag schedule ko na ng dilig ngayon, kagabi pa lang, nag-imbak na ako ng tubig doon. Kasi sabi nila, mas maganda kung isang oras o kaya 30 minutes na naka-imbak na yung tubig bago siya idilig sa halaman. So yun lang is yung mga pwede kong sabihin sa inyong care tips. Sa pagdidilig lang, okay, kasi yun lang yung mga subok ko. So huwag mag-overwater. Tapos tignan din, baka natutubigan ninyo yung mga ilalim na ng or gitna-gitna ng mga halaman nyo kasi prone yun sa pagrurot-rot or pagrarat ng mga dahon nila. So yun lang. Salamat!